Lipas ng iyong oras ay nawawala ang iyong mga bahagi. Mga paalala ng Imam Basri sa mga tao na every time na humahaba ang buhay mo ay nawawala ang parte mo. Ang parte ng iyong pagkalikha, bumabalik ka sa kamatayan. Kaya pinaghahandaan ito ng Muslim. Kaya nire-recommend ka, especially sa pamayanang Islamiko, na kayo ay maghanda-handa na mamatay. Ito na naman siya. At sana nawa mamatay kayong lahat. Na kayo ay nasa ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maganda na mamatay kayo lahat. Na kayo ay nasa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede niyo i-post doon, tapos yun na lang sinabi ni Sheikh. Mamatay sa kapay ko na ba? Pwede mo quote-unquote yun. Kulog na naman. Ang ating pan dito ay ang pagpapaalala sa ating sarili sa kamatayan ng naaayon sa pananaw ni Imam Al-Hasan al-Basri. Sinabi niya na, o anak ni Adan, kaya mo bang kalabanin ang lumikha sa iyo? Mga katanungan ni Imam Al-Hasan al-Basri sa mga anak, tatanong sa kanya, o anak ni Adan, kaya mo bang kalabanin si Allah? Siguro na wala namang sasagot na kaya niya. Pero ang sagot ni Imam al-Basri, bakit mo palagi ang siyang nilalabanan sa pamamagitan ng hindi pagsunod sa kanya? Mga pagbibigay niya linaw na every time pala na hindi ka sumusunod sa mga batas ni Allah, kay lumalaban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya palagian na pag lumalabas sa kanyang mga estudyante, sa kanyang mga klase, lahat sila ay nawawalan talaga ng pag-asa sa buhay. Na parang binuhusan sila ng malamig na tubig, o kaya ay nadagalan sila ng malaking bato. Masakit ang puso nila at ilang araw nilang iindain yun. Isa kasi si Imam Al-Hasan al-Basri sa mga eloquent speakers. Pag magsalita siya, tagos sa buto ang kanyang mga salita. Kaya kung sino man ang gusto umiyak sa kapanahonan niya, as in nabulbul talaga. Ito ay mga pagpapaalala sa ating sarili na sa kapanahon nito, mahirap kayo magkaharap ng mga ibang mga ganito. Kaya kung may mga drama kayo sa buhay, alam niyo na sasabihin ko, inshallah, predictable na si Sheikh. Kung may mga drama kayo sa buhay, magdrama kayo sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kalagitnaan ng madilim na gabi, na walang nakakakita o nakakarinig sa inyong mga katramahan. Ito ay isa sa mga bagay upang inshallah mas may ikhlas ang inyong drama kay Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah hindi nila ninyo punto ko sa kadramaan na ito. Mga Muslim, mga asawa ninyo na madrama, magdrama kayo. Maganda, magdrama ang Muslim, pero magdrama sila sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamaraan na kung saan napakadilim ng gabi, wala nakakakita, doon kayo magbasa ng inyong mga sudyada, doon kayo umiyak kay Allah subhanahu wa ta'ala. Susumbunin niyo sila kay Allah. Ang inyong mga asawa na hindi binibigyan kayo ng katabungan, susumbunin niyo sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong drama na ito, ito ang pamamaraan Islamiko upang inshallah mabawas-bawasan ang kadramahan ng mga Muslim sa Facebook. Okay? Kung may mga problema kayo sa buhay, huwag niyong ipagsasabi sa Facebook. May mga nagsasabi nga eh, na nagkamali ang brother na yun, na itong ginawa niya, itong ginawa niya, tapos ending ng kanyang statement, astagfirullah. Yung parang, bakit na astagfirullah doon? Pwede naman siya mag-astagfirullah na hindi niya sinasabi sa mga tao na astagfirullah siya. Pero nag-astagfirullah talaga siya pagkatapos yung i-chisme sa buhay na nangyari sa mga kapatid. Nag-astagfirullah siya. Parang na kasalanan niya mag-chisme sa brother. Tapos parang mas lalong kasalanan mag-astagfirullah ka na gusto mong ipaalam sa mga tao na mag-astagfirullah ka. Kasi mas pakitang tao. Kaya kung meron kayong i-chisme sa Facebook, chismis nyo na lang, huwag nyo na lang idama yung mga digger sa mga luwanan. Nag-astagfirullah ka kasi mali yung ginawa ng brother. Huwag na kayong mag-announce na kayo yung nag-astagfirullah. At yung mahilig yun ng post na, hindi nga mabasa nyo siguro yun sa mga post ng ating mga kapatid, na may mga pangyayari na ganyan, tapos mag-astagfirullah sila kay Allah subhanahu wa ta'ala.
astagfirullah na kung saan ang context ng kanilang astagfirullah ay may kinalaman sa ikinuwento nilang pangyayari na pagkakamali ng kanilang kapatid. Na parang hindi naaangkop na bakit sila nag-astagfirullah ay pagkakamali yun ng kanilang kapatid. Sana sasabihin nila na gafarahullah, patawarin sana nawa siya ni Allah. Hindi yung astagfirullah, ya Allah, ako na papahal. Parang alam niya yata na pag-chismis niya ay pagkakasala niya, kaya nag-astagfirullah siya. Pero ang astagfirullah niya, in-announce niya talaga sa harap ng mga naka-Facebook na ang pag-astagfirullah ng may kasakasamang riyak o pagpapakitang tao ay nagdudulot lamang ng mas marami pang pagkakasala. Dahil pag sinimulan mo ang pagpapakitang tao, magiging mabuti kang aktor, magiging mas managanda ang pagdadrama mo sa harap ng mga likha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang pamamaraan, inshallah, upang makapasa kayo sa Jannah. Sa Jahannam pala. Pag gusto niyong pumasok sa Jahannam, magkwento kayo sa Facebook ng mga buhay ng iba at i-astagfirullah ninyo with the exclamation point ay inyong astagfirullah upang magpapakita ng tao kayo. Jahannam yun. Inshallah. Kaya gusto niyo magkaroon ng experience sa Jahannam, isa sa mga recommendation ko yan. Mag-astagfirullah kayo na nagpapakitang tao kayo upang inshallah ito'y Jahannam. Okay? Isa rin recommendation para makapasok kayo sa Jahannam, mag-drama kayo sa Facebook. Ipaalala ninyo kung gaano kahirap ang buhay sa dunya. At magkaroon kayo ng sympathy dahil nang hinihingi kayo ng mga like sa inyong sitwasyon. Di ba? Ang drama ninyo para kanino? Para sa mga likha ni Allah, hindi para kay Allah. At maganda yun upang siya ay maranasan ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Jahannam o impyerno. Maganda yun. So, ito ay mga pamamaraan upang siya ay magpadali ang inyong journey mula sa dunya hanggang sa inyong kabilang buhay ng Jahannam o impyerno, inshallah. Maganda mangarap na ito. Kaya pagmabutihin pa ninyo ang inyong pag-book sa Facebook ng mga kariyaan, pagpapakita ng tao, pagpapalit sa tao na kayo laging nag-a-astagfirullah. O pwede rin yung ikwento, inshallah, in the future kung maganda-ganda na ninyong acting, na sabihin ninyo kagabi nagtahajjud ako kay Allah at grabe talaga ang habulbul ko sa harap kay Allah, basang-basa talaga ang carpet na sinujudan ko kay Allah, kaya astagfirullah. Kung post niya sa Facebook, inshallah magkakaroon kayo ng maraming oras sa Jahannam. Iba maganda? Madali ang Jahannam para sa atin dahil naiintindihan nyo lagi. Pero pag yan na pinag-uusapan at mga sakripisyo, parang mahirap-hirap yun. Kaya ang ating diskusyon, Jahannam na lang kasi madali pa rin intindihin. Kung dyan na kasi, sa sakripisyo ka pa ng oras, mag-uudo ka pa, magtuturakas ka pa, mag-i-istikwan ka kay Allah na walang nakakaalam, hindi maganda, parang mahirap-hirap. Pero pag Jahannam ang pinag-usapan, maganda. Diba? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Meron ma'am? Wala pa naman? Meron. Pag maganda-ganda ng acting skills ninyo, mag-self-video kayo na kayo niliyak para kay Allah. Maganda yun. Para at least, meron kayong na-i-record hindi lamang sa talaan ng mga anghel, kundi record din sa talaan ng Facebook na kayo ay nag-astagfirullah. At maganda yan, inshallah, upang maka-experience kayo ng matagal-tagal topic ng pinatawag natin yung piano o Jahannam. Di ba yan ang pangarap ng mga Muslim ngayon sa kapanahonan na ito? Ang pag emulate English, ang pagsasabuhay ng katulad ng buhay ng mga nasa telenovela, Korean novela, at iba pang mga klaseng kanobelahan, upang inshallah nasa trending sila, nasa hindi sila backward baga sa mga technology sa ating kapanahonan. At yung mga kapatid sa Islam, kapag natan kayo ng kamatayan, ng mga pagsubok sa buhay, sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa, in kuntum mu'minin.
Huwag kayong paghinaan, huwag kayong madulutan ng kalungkutan. Dalawang bagay kapag dinatnan kayo ng pagsubok sa buhay, huwag na huwag kayong paghinaan. Huwag. At mahirap na bagay yan. Kasi ang mga pagsubok, biglaan yan. So, pinakailangan magkaroon kayo ng exercises, inshallah. Ito ay mental preparation ninyo. Na kung darating na sa inyo ang pagsubok, magaganapan ninyong hindi kayo mapanghinaan sa iman, hindi kayo mapanghinaan ng inyong kalooban. Hindi kayo kukuha ng pinggan o baso upang ibato ito sa dibdib dahil galit na galit kayo at namihilit ang katawan ninyo, kinakailangan ninyo may masira na gamit. Diba? Minsan nag-aaway kayo ng asawa. Sobrang galit yung kinakailangan may masira talaga o kayo may mabasag talaga. Itong mga kapamaraanan na ito, kung kayo mentally prepared, inshallah, ay hindi kayo papanghinaan ng kalooban, kung hindi kayo papanghinaan ng iman, wala tahimu, wala tahizanu, at hindi dapat magkaroon kayo ng kalungkutan. Kaya sa Islam, ang kamatayan ay isang a matter of fact. Death is only but a matter of fact. English? Pag dumating sa iyong namatay ang mga kapatid, at may makakaya kayo magsadaka, magpakain kayo. At tulad sa pamayanan na ito, pag may namatay sa inyo dito na isa, huwag kayong magkaroon ng kalungkutan. Magpakain kayo. Magpaparty kayo. Kasi, bumalik na sila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mininitin ng Muslim na mapasok sa Jannah, ngunit ayaw ng mga Muslim na mamatayan sila. Na para magang, sige, pumasok kayo sa Jannah, ngunit huwag na ngayon. Huwag muna ngayon. Kasi, marami ka pa kayong inaalala ng mga anak. May inaalala pa kayong ipapasaralin sa inyo. Meron pa kayong mga kabuhayan na dapat kayong pagpatuloy. Hindi kayo mag-decision noon kung hindi ang Rabbul Alamin. So dito, ang Muslim ay dapat mentally prepared sa bagay na ito. Mentally, emotionally, sabihin ang iman ninyo ay palawakin at patatagin ninyo upang shawai. Kung dumating ang kamatayan, makakapagsadaka kayo. Ang sadaka sa oras ng kamatayan ay isang kapatid ay napakahina upang siya ay celebrate ninyo ang buhay ni Abdullah habang siya ay nasa dunya at pumasok na siya sa Jannah. Kaya kung namatay diyan kayo ng asawa, magpumahay talaga kayo. Magandang ba kayo? Oo. Sa mga Kristiyano, syempre nakita nila na ano ba yan? Parang sagwa naman. Nagpa-party sila yung namatay. Sa ating mga Muslim, pag may namatay, dapat magkaroon pa lang tayo ng kapanatagan dahil bumalik na ang mga mahina. Pagpin pa na siya. Saan mo yun? Sister! Oh, sister! Sister! Salamu alaikum. Sister, malakas mo yung boses dito sa baba. So kung may namatay kayong asawa, magpakain kayo. Tipunin ninyo ang pamayanan, buhayin ninyo ang sunna na ito. Dahil namamatay na ng sunna na ito. Sunna sana sa isang pamayanan, kung sila o may miyembro ng pamayanan namatayan, at may makakayang magpakain, magpakain kayo. I-celebrate ninyo ang kanyang kamatayan. Magalak kayo at namatay na siya. At bumabalik na siya sa kanyang Panginoong lumikha sa kanya. Papasok na siya, inshallah, sa Jannah. Hindi ba't magandang balitang namatay na siya? Pero kung gusto niyo ng pananaw na Kristiyano, ay humagulog.